o anime recaps Tagalog. Mapapawaw ka sa sarap. Next, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Sa karuahe ay nagtanong si Yusato kung anong itsura ng mga kalaban. Kaya sinabi ni Rose na mukha silang tao pero may sungay na kambing at mas malakas sila sa mga tao. Sinabi ng bida na hindi daw siya natatakot dahil may kilala siyang mas nakakatakot at ito si Rose. Ngunit ibinalik ni Rose kay Yusato na natangay lang ito sa pagtawag nila ng dalawang hero, pero ito pala ang tunay na halimaw. Kaya ganyan ang mukha ng bida. Biglang naalala ni Rose ang nakaraan noong dalawa pa ang mata niya. Naghahanda din sila noon para labanan ng mga kalaban. Binatukan niya ang makulit nitong subordinate na babae na si Owl. Ngunit madaldal ito kaya mas lalo pa niyang binatukan. Pero sa daan ay madaldal pa rin ito na maraming nais gawin. Naging battalion commander si Rose at pag-uwi nila ay sinabi niya sa mga kasama na muli silang pahihirapan sa training. Kaya nainis ang iba pang student niya na binugbog si Owl dahil siya ang nagpagalit sa boss nilang si Rose. Inutusan ng hari si Rose na magpunta sila sa frontline para labanan ng mga halimaw. At noong panahon na iyon ay masaya si Rose na tinanggap ang misyon. Saka din niya sinabihan ng mga kasama na bukas ay pupuntahan nila ang kota ng mga kalaban. Nais mag-suggest ni Owl, pero pinagbabato siya ng mga kasamang tigasin. Nagpatulong si Owl sa boss kaya pinatigil ni Rose ang mga bully. Saka sinabing sasamahan niya ang mga ito para sa gagawin nilang misyon, kaya nagsaya ang mga ito dahil kasama nila ang siga na boss. Nagpunta nga sila ng gubat pero wala silang nakita sa unang araw nila doon. Sinabi sa kanila ni Owl na nararamdaman nitong kailangan nilang magpunta ng silangan at huwag dalhin ang kanilang kabayo. Pinatulog ni Rose ang mga kasama para siya ang magbantay. Nakatulog ang iba pero naramdaman ni Rose na gising pa si Owl at pwede daw niya itong patulugin kung gusto ng bata. Kaya umupo ito at nagtanong sa boss kung bakit siya daw ang ginawang right hand ni Rose. Kaya sinabi ng boss na may tiwala siya kay Owl at siya ang papalit sa kanyang posisyon. Naayaw ni Owl dahil kapag mangyari yun ay palagi siyang bugbog sa mga kasama. At ayaw niyang iwan sila ni Rose bilang boss. Matigas daw ang ulo ni Owl at hindi siya nakikinig sa utos ng mga commander niya. Pero iba ang sitwasyon nang makilala si Rose. Kahit na tumakbo siya ay nahahanapan siya nito. At kung lumaban naman siya ay bugbog lang siya kay Rose. At nagkaroon siya ng pagbabago na maging malakas dahil sa masungit at kakaibang ugali ng boss na si Rose. At wala daw siyang ibang susundin na ibang boss maliban kay Rose. Pero pinitik ni Rose ang ulo ni Owl dahil ayaw makinig. Saka pinaliwanag ni Rose na kailangang tanggapin ni Owl ang binigay niyang posisyon dito dahil siya ang nababagay. At lahat sila ay kailangang mag-move on. Sinabi ni Rose na matutulog na siya at papalit na bantay si Owl, pero nagulat ito nang makitang gising pala ang mga kasama na sinabing gustong gusto nilang deputy commander si Owl kahit binabato ito. Kaya nag-blush ang babae na hinabol ang mga lokong subordinate. Pinagpatuloy nila ang paghahanap sa mga kalaban, at nakita nila ang kalmat sa isang puno. Naghahunting daw ang mga demon army ng mga halimaw sa gubat, at nakita nga nila ang mga sungay kambing na tinitipon ng mga wild na red wolves sa isang kulungan. Pero naramdaman ng sungay kambing boss ang presensya ng mga tao. Lumabas bigla sa pinagtataguan si Rose at nagtanong kay Nero kung anong ginagawa nila doon. Sinabi ni Rose na umalis na ang mga halimaw para hindi na magkagulo pa. Pero sumagot si Nero na dahil nakita na sila ng mga bida ay hindi na sila paaalisin doon ng buhay. Sinabi ni Rose kay Owl na siya na ang bahala sa grupo nila dahil busy siya nalalaban. Saka mabilis silang nagkasalubong ni Nero para maglaban. Nagulat si Nero dahil sa bilis ni Rose na nasipa ang kalaban na naitapon. Ngunit nasugatan ang paa ng babae. Iniwan niya ang mga kasama na bahala sa sarili nilang laban. Saka walang tigil niyang sinundan at pinagbabato ng malalaking kahoy si Nero na tumakbo at nagulat. Nataman ito ng malaking troso. Ngunit madali lang siyang nakasurvive dahil sa malakas nitong kapangyarihang hangin. Inatake pa nito ang babae gamit ang buhawi na nakakasugat. Pero nagagawang mag-heal ni Rose sa sarili kaya patuloy lang siya sa pag-abante. Dahil malakas si Rose ay nagpakilala si Nero na isang general ng Demon Lord at agad inilabas ang espada. Saka sila nagkasalubong. Samantala ay nagagawa naman ni Owl at mga kasama nito na malabanan ang mga malalakas na kalaban. Nakita ni Rose ang kakaibang espada ni Nero na feeling niya ay may sumpa na hatid kaya ayaw niyang masugatan. Inatake siya ni Nero at nasugat sa mukha pero sinuntok at sinipa niya ang halimaw na naitapon pa Atres. Bumagsak si Nero pero muli itong tumayo at napapatawa pa rin. Nakita nitong nabugbog ang mga kasama, pero sinabing kung walang hero ang mga tao ay matatalo pa rin sila.
Saka sinabi ni Nero na ginagawa nila ang lahat para sa kanilang Demon Lord. At kahit mamatay daw sila ay ayos lang basta magtagumpay sila sa binabalak. Umatake ang isang tauhan ni Nero na mabilis sinaksak ng isang tao ni Rose. Pero hinawakan ng halimaw ang kamay ng babae kaya hindi ito makatakas. Hindi kasi sila nag-training ng Jiu-Jitsu eh. Sinubukan ni Rose na puntahan ang kasamang naipit pero pinipigilan siya ni Nero. At wala na silang magawa nang pinalakol ng suicidal na kalaban ang babae na namatay. Nagnerbiyos ang iba at maging sila ay hinawakan ng mga suicidal na halimaw at isa-isang pinagsasaksak at pinagpapalakol. Nawala sa composure si Rose na galit na inatake si Nero. Pero nataman siya ng nasumpa na espada ng demonyo at nasugat ang mata. Sinubukang pagalingin ng babae ang sariling sugat pero hindi niya magawa dahil sa sumpa ng espada ni Nero. Tinawag siya ng mga kasamang mandirigma na nagsabing kailangan nila ng healing, saka din isa-isang bumagsak ang mga kasama. Sinubukan pang lumaban ni Rose pero dahil bulag na ang isa niyang mata ay madali na lang siyang natatalo ni Nero. Umatake si Nero ng killer shot nito, ngunit biglang pumagit na si Owl kaya siya ang nataman ng espada at na-unvirgin on the spot. Saka nakita ni Rose ang buong tropa na patay lahat kasama ng mga mabahong hindi naliligo. Sinabi ni Nero na hindi daw niya makakalimutan ang mga kasamang namatay, kasama din si Rose. At itinaas ang armas at tinaga ang bida. Pero sinangga ni Rose ang espada gamit ang kamay at galit na tumayo at sinuntok ang mukha ni Nero. Galit na galit siyang pinagbubugbog ang sinubukan pang lumaban na halimaw. Pero wala din itong nagawa nang para lang siyang papel na winasiwas at pinaghahagis ng malakas na babae. Tinapunan niya si Nero ng sariling espada kaya naipin ang halimaw sa puno. Kahit nahihilo si Rose ay desperado siyang tapusin si Nero, ngunit biglang lumabas si Amelia na tinawag na master ang boss na kambing. Nakita ni Rose si Owl kay Amelia kaya hindi na siya nakagalaw nang dinala ng babae ang boss nito palayo. Saka din siya bumagsak na nagtataka kung bakit may pangangalaga sa mga halimaw. Tinawag siya ng buhay pang Owl na agad niyang pinuntahan para sana lunasan. Ngunit malalim ang sugat ng bata. At hindi rin gumagana ang kapangyarihan ni Rose. Kaya nagpaalam na si Owl na namatay sa kanyang bisig. Pagbalik niya ay nag-report siya agad sa hari, at sinabi ang nangyari. Saka nag-resign si Rose sa posisyon nitong commander ng batalyon ng hari, at agad umalis. Sa labas ay nilapitan siya ng isang mag-asawa na nagpakilalang ina at ama ni Josh na isa sa mga kasama niyang namatay. Nag-sorry siya sa mga ito dahil sa pagkamatay ni Josh. Ngunit nagpasalamat ang mag-asawa dahil sa pagbabago ng kanilang anak sa tulong ni Rose. Saka pag-uwi niya ay nalungkot siya ng husto. Binisita siya ni Siglis minsan at napansin ang paghihilom ng sugat niya mula sa espada ni Nero. At sinabi nitong pwede na niyang mahil ang mata. Ngunit pag-alis ng lalaki ay sinabi ni Rose sa sarili na isa itong marka bilang paalala sa kanya ng pagkamatay ng mga kasama niya sa battlefield. Habang mag-isa ay naaalala ni Rose ang mga kasamang namatay na masaya silang lahat sa bahay na iyon. At naalala din niya si Owl na nagsabing mag-move forward sila palagi at huwag mamuhay sa nakaraan katulad ng turo niya sa kanila. At huwag siyang magbago dahil sa pagkamatay ng mga kasama at patuloy lang siya sa pagiging isang makabuluhang leader. Kaya napaiyak ang babae na muling naging malakas ang loob at nag-isip na magpatayo ng healing squad na magiging tulong ng mga warriors na lalaban sa battlefield. At masaya daw siya na nakita si Yusato dahil isa itong asset sa healing squad. Walang tiwala si Yusato sa sarili kaya sinuntok siya ni Rose sa tiyan at kawawang Yusato. Nag-iisip si Yusato isang madaling araw nang lapitan siya ni Suzune. At pinakita nito ang armor panggyera na may mga bakal at masayang masaya pa ang babae. Ayaw sanang i-entertain ni Yusato ang babae pero sinasedista na siya nito hanggang maiipit ang bakla. Pero dumating si Kisuki at hinila nito ang babae palayo. Saka din nagpaalam ang dalawa kay Yusato. Habang nag-uusap sina Suzune at Kisuki ay napatigil sila bigla nang maramdaman ang pagdating ng mga kalaban. Nakita nga nila ang paglapit ng army kaya agad na nagpalipad ng magic weapons ang mga tao. Pero nagulat sila nang makitang ilusyon lang pala ang pinatamaan nila. Saka nakita sa ibang direksyon ang pag-atake ng mga kalaban. Samantala ay inutusan naman ni Rose ang mga tao nito na magpunta sa kani-kanilang mga station. At inutusan silang tumakbo kung kinakailangan. Dumating ang mga unang tao ni Rose na dala ang dalawang sugatan na agad nilang nilunasan. Nakita ni Yusato ang sugat ng knight at narinig ang sabi nito na kinagat siya ng ahas. Kaya naalala ng bida ang napatay nilang malaking white snake. At totoo nga na sa battlefield ay kawawa ang mga mandirigma na kinakagat lang ng isa pang malaking puting ahas. Habang nanonood ng patayan ng Dark Knight ay isang sundalo ang sinaksak siya sa Likdo. Pero gamit ang magic ay napunta sa sundalo ang sugat ng Dark Knight. Kaya bumagsak ang kawawang sundalo.
Binalak pa nitong tumakas pero sinabi ng Dark Knight na mamamatay siya doon. Pero biglang nagtapon ng mabahong tubig ang kasama ni Rose saka itinakas ang sugat ang sundalo. Naalala ni Dark Knight ang sinabi ni Amelia tungkol sa mga kakaibang kalaban. Nakina-excite ni Dark Knight at hinanap ang mas malakas na makakatunggali. Samantala ay nagpaalam na sina Rose at Yusato sa mga kasama para magpunta ng battlefield. Inutusan ni Rose ang isang sundalo na bantayan ng mga healer. Sa daan nila ay sinabi ni Rose ang patungkol sa kakaibang Dark Knight. Kaya naalala ni Yusato ang vision nito at napatigil. Nilapitan siya ni Rose at sinabing kung naipit siya at walang choice ay patayin na niya ang kalaban. Saka sila naghiwalay para puntahan ang mga kasama. May nakitang sugatan si Yusato na nakikipaglaban kaya agad niyang dinala ito. At habang tumatakbo sila ay muntik siyang mapalakol ng isang kalaban pero nakailag sila at tumakas. Ganoon din ang ginawa ni Rose na inapakan ang mukha ng ilang kambing at binuhat ang mga tao palayo. Gamit naman ni Suzune ang electric power at inatake ang ilang mga halimaw. Sinabi ng isang sundalo na kapag kasama nila ang mga hero ay siguradong mananalo sila. Pero ang totoo ay natatakot si Suzune na hindi lang pinapa-obvious. Nag-uusap silang puntahan ng Dark Knight nang ito na mismo ang dumating sa harap nila. Umatake bigla ang dalawang spearman kahit pinipigilan sila ni Suzune. At walang hirap nilang sinaksak ang katawan ng Dark Knight na hindi humilag. Tapos may pangatlo pang sumaksak. Pero lahat ng mga ito ay napa-atres, at bigla na lang nagdugo ang kanilang mga katawan dahil sa kapangyarihan ng kalaban. Nagalit si Kisuki na gumamit ng light magic at pinatamaan ang kalaban na nadaplisan dahil tinabig siya ni Suzune. Sinabi ng babae na hindi nila basta-basta aatakehin ang ganoong klase ng kalaban. Nadaplisan ang balikat ng kalaban. Pero si Kisuki ang biglang bumagsak na nasaktan kahit naka-armor at nagdugo ang balikat. Kaya naisip ni Suzo na binabalik lang ng Dark Knight ang damage sa katawan na tinatanggap nito. Kaya pinuri siya ng Dark Knight dahil magaling daw siyang mag-analyze. Samantala habang tumatakbo ay muling nagpapakita ang vision ni Yusato. Kaya nasasaktan ng ulo niya na pinipilit niyang lunasan pero ayaw. Tapos biglang may dumating pang kambing na nais siyang patayin pero nakailag siya. Ngunit sumakit ang ulo niya na muling natamba. Papatayin na sana siya ng kambing pero iniligtas siya ng isang sundalo na nilunasan niya dati. Saka ipinaturo ng bida kung saan banda ang kinaroroonan ng dalawang kaibigan. Samantala ay busy ang mga sundalong kasama ni Suzune at Kisuki na nakikipaglaban sa mga kambing. Pero dahan-dahan lang si Suzune na may sinabing gagawin nila ni Kisuki. Kaya mabilis na nagtapon ng power si Kisuki para magkausok ang harapan ng Dark Knight. Saka din nila sinugutan lang ng kaunti ang Knight. Pero nang gamitin ng Dark Knight ang magic ay nasugat pareho ang dalawang hero. Nagkamali ng akala si Suzune na yung nakikita lang ng Dark Knight ang kaya nitong ibalik. May naisip pang paraan ng babae nang makitang hindi nag-reflect ang sugat ng kalaban sa likod niya. Kaya muli silang umatake gamit ang mga kapangyarihan. Nagpalipat-lipat si Suzune gamit ang electric power. Samantalang gumamit ng liwanag si Kisuki para bulagin ang Dark Knight. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Suzune na saksakin ang kalaban sa leeg. Nagdugo ang kalaban na inakala ng babae hindi na makapagsalita, kaya tinawag niya si Kisuki para tapusin ang Dark Knight. Pero biglang tinusok ng kalaban si Kisuki na parang one-day-old chick at saka pinabalik kay Suzune ang sariling pag-atake. Saka sinabi nitong kaya niyang ibalik lahat ng damage na nararamdaman kapag inactivate lang niya kahit pa hindi sinasabi. Kaya parehong bumagsak si Kisuki at Suzune sa lupa habang patawa-tawa naman ang Dark Knight. Samantalang mabilis naman ang pagtakbo ni Yusato patungo sa kanilang kinaroroonan. At natapos ang series, joke lang. Like mo na ang ating video. Naalala ni Suzune ang araw nang makilala nito si Yusato sa paaralan hanggang mapunta sila sa mundong iyon. At nang mailabas niya ang tunay na siya na tinanggap ng bida. Saka bumagsak ang babae. Tinutukan siya ng Dark Knight ng espada nito at tatapusin na sana ang laban nang biglang dumating ang napakabilis na Yusato. At buong lakas na sinuntok ang naitapon na Dark Knight. Akala niya kung patay na ang mga kasama pero gumalaw si Kisuki kaya agad niyang ginamit ang magic sa dalawa ng sabay. Nagalit ang Dark Knight na nasira pa ang magic armor at nakita ang mukha. Saka binalak umatake, pero binuhat ng bida ang dalawa at mabilis na itinakas at umilag sa iba pang kambing. Habang tumatakbo ay sinusubukang mahil ni Yusato ang dalawa pero si Suzune lang ang gising at walang malay si Kisuki. Nakailag sila nang tinapunan sila ng malaking espada ng kalaban. Sinabi ni Suzune na yung pag-atake lang ni Yusato ang nakasakit sa Dark Knight. Saka pinaliwanag nito ang epekto ng magic ng armor ng kalaban na binabalik ang pisikal na pag-atake.
Nilapitan sila ng Dark Knight na sinabing hindi pa tatakasin si Yusato. Ayaw sana ni Yusato na lumaban dahil maraming kailangang malunasan. Pero iniwan niya ang dalawang kaibigan at nilapitan ang Dark Knight. Umatake ang Dark Knight gamit ang kakaibang armor pero madali lang itong sinisipa at sinasanggan ang bida. Kaya nagugulat ang kalaban. Saka nakalapit si Yusato na muling sinuntok ang Dark Knight na muling nakita ang mukha. Umatake ulit ang Dark Knight gamit ang mga matulis na armor pero madali lang itong nasasalag ni Yusato na natutunaw. Nagising na rin si Kasuki at nakita nilang pareho ang pakikipaglaban ni Yusato. Nasaksak ang kamay ni Yusato dahil sa matatalim na pag-atake ng Dark Knight. Pero naging malambot ang armor nito kapag hinahawakan ng bida. Nagpunta si Yusato sa harap ng Dark Knight at gamit ang hilang magic sa kamay ay sinuntok ang naitapon na Dark Knight na naiwan ng espada. Napagtanto ni Suzune na dahil mabilis din na hini-heal ni Yusato ang kalaban ay hindi nito na-activate ang reflect damage. At nagagawa siyang masaktan ni Yusato gamit lang ng pisikal niyang lakas. Patuloy lang na pinagsasampal ni Yusato ang kalaban na napaluhod sa lupa at hindi makapaniwala na natatalo siya. Kaya bigla itong nagalit na naglabas ng energy kaya nahawi ng hangin ang bida na napa-Atreus. Pero sinabi ng bida na hindi siya makakapayag na may masaktan pang ibang warrior ang Dark Knight at nakipagsalubong siya sa kalaban gamit ang hilang punch nito na sinuntok ang espada ng kalaban. At nagawa niyang mapatagos ang hilang magic sa katawan ng kalaban. At makumutan din ang paligid ng kanyang hilang spell. Dahil dito ay biglang nahawi ang armor ng Dark Knight na walang malay na bumagsak. Kaya masaya si Suzune na nilapitan at kinantsawan ang bida sa pangalan ng hilang punch nito. Naikwento ni Yusato na tinuruan siya ni Rose na kapag hindi niya maiwasang mapalaban pero ayaw pumatay ay gamitan niya ng hilang magic ang kanyang kamao. Para hindi mamatay ang kalaban pero masasaktan lang. Napangiti na lang si Suzune nang marinig ito saka sinabing na-corrupt daw ni Rose ang bida. Pupunta na sana sila sa malaking ahas nang biglang lumabas sa likod ni Yusato si Rose. Kaya natakot ang bida na ipinaliwanag ang nangyari. Binati ng teacher ang student nito dahil sa pagkakatalo sa Dark Knight. Pero sinabi niya kalaunan na kailangan na nilang bumalik sa base dahil magiging hadlang lang sila sa frontline. Kaya nagpaalam na si Yusato sa dalawang kaibigan at sinabing huwag mamatay ang mga ito. At nangako naman ang dalawa. Samantala ay nagulat si Amelia dahil sa pagkakadakip ng Dark Knight nila. At nainis ito nang marinig na kagagawa ng Team Verde. Pinatawag din niya ang kanilang malaking puting ahas para umatras. At nang tatawagin na ito ni Hyrelek ay nakita niyang kinakalaban ng ahas sina Suzune at Kasuki. Samantala ay dinala ni Kalbo ang isa pang sugatan kay Yusato saka sinabing huwag mag-relax ang bida. Kaya nagalit din ang bida, saka nito agad nilunasan ang kinagat ng ahas. Nagulat sila nang makakita ng malaking pagsabog sa ere. Dahil nilitsyon pala ni Suzune at Kasuki ang kalahi ni Orochimaru. Kaya nagsaya ang mga tao. Kalaunan ay sinabi ni Rose na panalo na sila sa laban dahil umatras na ang mga kalaban. At habang nilulunasan ng babae ang isang sugatan ay sinabi sa bida na madali lang silang nanalo dahil niligtas niya ang dalawang heroes. Inakala ni Yusato na kahit naman wala siya ay male iligtas ni Rose ang dalawa. Pero sinabi ni Rose na kung wala siya ay patay na ang dalawang hero, at malaki ang chance na natalo sila sa laban. Dahil dito ay naalala ng bida ang nakalipas kung paano siya napunta doon ng aksidente, kung paano siya nag-training sa tulong ng iba kasama ni Rose, at kung paano sila nagtagumpay. Kaya napaiyak ang bida na sinabing nakakatakot ang digmaan dahil marami ang namamatay. Pero masaya daw siyang nakilala si Rose at nakatulong sa iba. Nagpasalamat naman si Rose na buhay ang kanyang subordinate sa pagkakataong iyon kaya napangiti ang bida. Pero bigla siyang nanghinabigla dahil naubusan na siya ng stamina at mana. Nabigyan ng award ang bida dahil sa nagawa nila sa laban. Pero sinuntok siya ni Rose sa stage dahil pakembot-kembot na di mapakali. At pag-uwi habang kinakausap niya si Blue Rin ay dumating si Gumul at sinabing may nagpapatawag sa kanya sa kaharian. Sa kaharian ay ipinaliwanag ni Siglis sa harap ng hari na kailangan nila ang tulong ni Yusato sa pagtatanong sa Dark Knight. Willing daw naman daw sa pagsagot ang Dark Knight dahil hindi siya loyal sa Demon Lord. Pero bago siya magsalita ng mas marami ay nais niya munang makilala si Yusato na tumalo sa kanya. Kaya pagbaba nila sa dungeon ay sumama si Suzune na sinabing poprotektahan ang bida. Kaso ay sinagot ng bida na natalo na siya ng Dark Knight minsan kaya natameme ang babae. Sinabi ni Siglis na may taglay na black magic ang Dark Knight pero nawala itong bigla dahil sa hilang magic ng bida. Naisip ng bida na baka nasaktan ng husto ang Dark Knight kaya agad siyang nagpunta sa kulungan nito. Naka-armor pa rin ang Dark Knight na nakaupo sa kulungan nito. Nagtanong si Yusato kung bakit nais siyang makita.
pero sumagot ang knight na nais lang niyang makita ang bumugbog sa kanya. Naisip ng bida na hindi pa ito gaanong naghilom dahil sa bugbog sa katawan. Kaya pumasok ang bida sa loob ng kulungan at hinawakan ang kamay ng knight. Gamit ang healing magic ay natanggal ang balute sa kamay at sa mukha ng Dark Knight. Nagustuhan nito ang masahe ng bida kaya walang ano-ano ay bigla niyang tinanggal ang armor at sinabing nais pa niyang mahawakan ang bida. Dahil chicks ito at umiiyak pa ay pumayag naman ang bida na na-comfort ang babae. Kalaunan pa ay sinabi ni Rose sa natatakot na Yusato na siya ang magsasanay dito. Saka pinaglagatok ng babae ang kamao at sinabing susuntukin ang bida para sa physical training nitong susunod. Pumipiyok si Yusato na nais tumakbo, pero sinabi ni Rose na kailangan niyang huwag mag-relay lamang sa healing magic dahil may mga cursed weapon din na dapat nilang pag-ingatan. Itinapon siya ni Rose sa ere kaya napilitan ang bida na gamitin ang healing magic pagbagsak sa lupa. Pero naroon na agad si Rose na nakahanda ang kamao at mabilis siyang sinuntok sa tiyan. Nawalan siya ng malay at pagkagising niya na ayos lang ay akala niya kung tapos na. Pero nag-aabang pala ang babae na sinabing round 2 sila. Saka muling napasigaw sa sakit ang kawawang bida. Nagpunta siya sa kulungan ng Dark Knight at nagchismis sa pagkakabugbog kay Rose. Saka nagtanong kung ano ang balak ng Dark Knight sa buhay. Pero wala itong maisagot, at nahihiyang nagmaskara ulit saka pinaalis ang bida na umalis din. Pero sa daan ay na-imagine niya yung sexing Dark Knight. Natigil siya saglit nang makita ang nagsasanay na Kasuki. At naisip na training na pala iyon. Samantalang sa kanya ay bugbog kay Rose ang training niya. Nagkwentuhan si Nakasuki, Celia at Yusato. At nagpasalamat ang prinsesa dahil kay Yusato ay nanalo sila. At muntik madulas ang dila ni Kasuki na niligtas siya ni Yusato. Kaya nagpaalam na ang healer. Akala ni Kasuki kung ayos na siya at babalik na sana sa training nang bigla siyang tanungin ng prinsesa tungkol dito at para siyang mister na nahuli ng misis na may lihim. Habang iniisip ng Dark Knight si Yusato ay biglang dumating si Rose. Dahil sa uniforme ay naisip ng Dark Knight na ito ang captain ni Yusato. At natakot ang Dark Knight nang pumasok ang babae sa kanyang selda na iba ang ngiti. Sinabi ni Rose na kukunin niya ang Dark Knight sa pangangalaga dahil ito ang utos ng hari. Ayaw sana ng Dark Knight pero kinarate chop ni Rose ang ulo niya at nasaktan ang Dark Knight. Saka biglang nasil ni Rose ang kapangyarihan ng Dark Knight at nawala ang armor nito. Kaya hindi na siya nakapalag nang puwersahin siya ni Rose para gawing alipin. Natakot pa ang kambing na napa-atres pero pinitik na ni Rose ang ulo niya at pinulot ang babae. Nagsasanay sa pagtakbo si Yusato nang sipain siya bigla ni Rose. At pinakita ang puwet ng hawak na Dark Knight. Kaya nagulat ang bida na sinipa ulit ni Rose. Sinabi ni Rose na gagawin din sa babae ang harsh training na ginawa nito sa kanya. Pagkagising ng Dark Knight ay binati siya ni Yusato ng condolence na pinagtaka nito. Nang makatulog na ang kambing ay kinausap ni Rose ang bida at sinabi ang nais ng hari na magpadala ng messengers sa ibang bansa para maging alay nila pag umatake ang Demon Lord. At ang napili ng hari ay sina Suzune, Kasuki at Yusato. Kaya walang nagawa ang bida kundi sumunod sa utos. Sa palengke ay naging sikat ang bida na nilalapitan ng mga babae. Biglang lumabas ulit si Suzune na nais magpapansin sa bida. Habang nag-uusap ay biglang nakita ni Yusato si Amako, kaya mabilis niya itong tinakbo at hinuli at binuhat na parang bata. Pero nagulat siya nang sinabi ni Amako na payback time at hiniling sa bida na lunasan nito ang kanyang ina. Nakita ni Suzune ang tainga ni Amako at na-curious na naman ito. Pero sinabi sa bida na pinagseselos lang yata siya kaya nanghuhuli ng ibang chicks. Sa sumunod na araw ay pagod na pagod si Dark Knight na pinapatakbo ni Rose. Madali lang siyang nilagpasan ng iba na nagsabing mga tao daw sila kahit na hindi. Natamba ang babae dahil sa pagod, pero dumating si Rose na pinalo ang ulo niya kaya siya tumakbo. Kinausap ni Yusato at Suzune si Amako at pinagtapat ng babae na may kakayahan siyang makita ang hinaharap. At matagal na niyang nakita ang kanyang vision patungkol sa pagkamatay sana ng mga heroes. Pero ayaw niyang mamatay ang mga heroes dahil mahalaga sa kanya ang kaharian na iyon dahil tinanggap siya ng mga tao doon. At nang makita niya ang bida ay ayaw niya itong mawala dahil healer ito na kailangan niya. Nasa Beastkin territory daw ang nanay niya dahil hindi makakita. Nagtanong ang bida kung bakit hindi nagpatulong si Amako sa ibang healer. Pero hindi daw marunong lumaban sina Orga at Oruro. Samantalang ni-reject na daw siya ni Rose sa kanyang vision. Kaya si Yusato ang last resort ni Amako, na sinabi ni Suzune na alanganin dahil isa ng asset ng kaharian ang bida. Pero naisip ni Yusato na pwede siguro kapag nagsimula na sila sa kanilang journey to the West.
Umalis muna ang bida para magpaalam at nakausap niya si Rose, na sinabing pwedeng maging dahilan ng pakikipaglaban nila sa Beastkin Territory si Amako dahil sa taglay nitong kapangyarihan. Pero posible pa rin daw silang magpunta ng Beastkin Territory. Pagbalik ni Yusato ay nakita niyang alam na ni Amaka ang nangyari na matatagalan pa ng kaunti. Pero masaya pa rin siyang nagpasalamat sa bida. Samantala sa bahay ng mga Team Berde ay naninibago si Dark Knight dahil sa mga kasama nitong maingay at magulo. Hindi siya makakain maliban na lang nang dumating ang bida na binigyan siya ng diary na binili nito para pangsulatan niya ng nangyayari sa kanyang buhay. Pasimple na nasiyahan si Dark Knight saka din siya kumain ng tinapay. At sa mga sumunod na araw kahit nahihirapan sa training ni Rose ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo hanggang malapit na siyang makasabay sa pagtakbo ng iba pa. Naiisip niyang baliw ang mga kasama at parang tao na hindi tao si Yusato. Minsan na tumatakbo sila ay nakarinig siya ng ingay sa gubat. At dahil Marites ay saglit siyang sumilip. At nakita niya ang naitapon na Yusato sa suntok ni Rose. Naputol pa ang kahoy pero agad ding bumangon ang bida na pinagalitan ni Rose na umilag kasi. Pero sagot ng bida na sinasadya ng boss na patamaan siya. Sa kanila pinagpatuloy ang bugbugan na kinatatakot ni Dark Knight. Biglang naglaho si Rose na inatake ang bida pero nakailag ito na mabilis niyang pinagsaya. Pero sinuntok ulit siya ni Rose. Nag-heal lang ang bida na masaya pa rin sa pagkakailag kaya mas naisip ng Dark Knight na baliw siya. Saka inutusan ni Rose ang kambing na sundin ang utos ni Yusato. Kalaunan ay tinanong ng bida kung anong pangalan ng Dark Knight. At sinabi nitong siya si Felm. Dumating bigla si Blue Rin na inasikaso ni Yusato. Kaya nagselos ang babae na sinipa ang paa ni Yusato para magpapansin. Pero iniwan lang siya ng dalawa na tumakbo. Kaya sa inis ay binilisan din niya ang pagtakbo na hindi daw papatalo. Pero sa kainan ay nireport ng bida na nawalan ng malay si Felm dahil sa pagtakbo. Kaya kinantsawan siya ng mga kasama na sinabing ano kasi ang ginagawa niya sa kasama nilang babae. Kaya pasiga naman ang bida na pinutol ang kutsara at sinabing mas tao siya kay Rose. Tigas silang lahat, pero natigil sila nang magtapon si Rose ng kutsara sa pader na kinasugat ng mukha ng bida. Saka natakot silang lahat na pasimpleng sinabi na masama ang pagchismis sa pangalan ng ibang tao. Kalaunan ay nagising si Felm dahil sa gutom at kakain sana. Pero nakita niyang nag-uusap sina Rose at Yusato. At narinig niyang aalis para maging messenger si Yusato ayon sa utos ng hari. Kaya kinabukasan ay maaga siyang umalis ng bahay nila at tumakas. Ipinakita naman si Yusato at Amako na nagpunta ng kaharian para kausapin ang hari. Nagpasalamat si Lloyd sa tulong ni Amako. Saka inutusan si Yusato na puntahan ang lugar ng isang water nation malapit sa Beastkin at sabihin sa boss doon na si Mia Lark ang mensahe ng hari. Pagkatapos nito ay malaya na siyang magpunta ng Beastkin para gawin ang kahilingan ni Amako. Saka si Wellsie na ang tinuro ng hari na magsasabi ng iba pa. Sinabi nito ang mga kaharian na pupuntahan nila at kasama nila si Nakatsuki at Suzune sa mga unang kaharian. Pero maghihiwalay din sila at ibang knight ang sasama sa bida. Pinili ni Yusato si Ark na sinabing isa siyang clumsy na knight, pero pumayag din na bantayan sina Yusato at Amako. Para sa pangalawang bantay ay pinili ni Yusato si Blue Rin dahil oso naman ito. Samantala ay mabilis ang pagtakbo ng natatakot na Felm dahil hinahabol pala siya ni Rose. Naabutan siya ni Rose na sinipa ang kawawang Felm. Alam ni Rose na narinig ng babae ang usapan nila ni Yusato kaya umalis. Inakala ni Rose kung tumakas daw ito para mag-report sa Demon Lord, pero nagulat siyang naroon pa rin. Nasabi ni Felm na delikado daw ang paglalakbay ni Yusato, kaya naisip ni Rose na nais sumama ni Felm kay Yusato, na deny to death ang kambing. Pero hindi pa daw pwede sabi ni Rose na lumapit sa kapinalo sa puwet si Felm. Malungkot daw si Felm sa pag-alis ni Yusato at unfair daw na may iwan siya doon. Pero nag-joke ang bida na baka miss lang siya ni Felm, kaya sinipa-sipa ng babae ang paa ng bida saka nag-aktong parang bata at naiinis na umalis. Sinabi naman ni Rose na ang pagiging healer doon ay tinuturing na mahina. Kaya kung sakaling may mang maliit sa bida ay bugbugin niya ito, dahil sa paraang ito ay nagiging masunurin ng mga matitigas ang ulo. At bago umalis ay sinabi ni Rose na malaki ang expectation niya kay Yusato. Kaya masaya si Yusato dahil sa nalaman. Kalaunan pa ay nagpaalam na ang mga bida sa mga kakilala. Maging si Amako ay nagpaalam na rin sa naging boss nito sa kaharian. At excited ang mga bida sa paglalakbay sa mga bagong kaharian na kanilang pupuntahan. Samantala ay kasama ni Rose si Felm na tinitignan ang palis ng sasakyan ng mga bida, habang patuloy sa pagsasanay sa kanyang tabi ang kawawang Felm.